Share ko lang mga idol yung naging problema ko dito sa aking Big Body GLI. Bali, hindi gumagana yung cold start niya. Kaya mapapansin nyo dito sa video na tuwing papaandarin ko siya ay pumapatak lang siya ng mga 400 or 500. Tapos bumabagsak din yung minor niya. Palyado din siya. Tapos yun nga, hard starting siya. So, ipapakita ko dito mga idol kung paano namin nasolusyonan. Ayan mga boss, namatay siya. Oh, patay ulit. Ayan, baba ng minor, bumabagsak. Ang normal mga idol, kung gumagana yung cold start natin, dapat pag pinaandar natin siya ay mataas yung minor niya, nasa 1,000 or kung minsan lagpas 1,000. Tapos habang nakukuha niya yung normal temperature, tsaka lang siya bababa dun sa 900 or 800. Diyan yung malalaman kung gumagana yung cold start nyo. And boss, yun yung problema nitong big body ko ngayon. Sira yung cold start. Dati hindi naman siya ganito. Matino naman to eh. Gumagana naman yung cold start nito. May napansin lang ako dito mga boss sa may makina niya. Parang nakahugot ata tong ano. And mga boss, ito yung problema, parang naputol siya dito. Ito mga boss, dumating na yung in-order kong yung ECT sensor. Ito, bali yung price niya 180, pero yung shipping fees 65. Pero hindi ko na-expect na ganun siya kabilis. In-order ko siya siguro mga 2 days lang nandito na. Ayan, ito na siya mga boss. May kasama ng sakit yung in-order ko. Ayan, ito mga boss yung ano, yung itsura niya. May kasama ng wiring yung ano, yung in-order ko. Mas mura siya kung hindi kasama to. Itong sakit na to. Pag ito lang, may nakita ako 101. Dito mga idol, ituturo ng pinsan ko kung paano yung pagkakabit o yung tamang pagkakabit ng ECT sensor. Kasi meron siyang dalawang wire at syempre ayaw naman natin na magkapalit yun. Kaya dito, ituturo niya yung tamang diskarte. Well, una gagawin natin, tatanggalin muna natin itong air filter. Ang reason, pwede naman kasi hindi tanggalin. Kaya natin tatanggalin yung air filter para may access tayo, no? Mas madaling gumawa doon. As much as possible, pagka magagawa kasi, two things. Dapat may easy access para walang masyadong abala, madali tayong makagalaw, para kampante tayo dun sa may kakabit natin. May kakabit natin ng ayos. Kung yung mga nakasagabal naman is tulad ng distributor, yung mga sensor dyan na ano, medyo sensitive, gawa na lang ng paraan as much as possible na huwag kalasin. Okay? So, yung situation natin dito kay pinsan, pwede na siguro to, no? Situation, pakita mo yung nangyari dun sa ano. Ito. Nangyari sa kanya is naputol yung dulo, no? Ito originally yung itsura niya. Yan. So, yung nangyari sa kanya is naputol yung ibang part na iwan dun sa socket. Ito yung socket niya. Saan yung socket niya? Ito, ayan o, naiwan. Siguro, nung dating may-ari, nung pagbunot, natanggal, kalumaan. So, para matanggal natin yun, we're going to use... Ito, yung dalawang to, pwede pa. Kami tayo ng 19s na pwedeng open, pwede rin namang socket. Well, kasi yung socket, dahil putol yun, papasok siya. Yan. Dali siyang pumasok. Teka lang. Tanggalin ko rin muna to.
hindi sabitan. Para mas madali yung paggawa natin. Okay. Next, bago natin kabit yan, ako pag gumagawa, mga ganyan, may mga liquid at gagamit ng thread. Lalagyan ko siya ng Teflon. Ayan, ready na natin kabit yan. Standby lang siya. Then, tanggalin na natin. Using our socket, 19s. Para mas madali. Ayan. Expect natin, since we're talking about coolant, something liquid, may lalabas at lalabas dyan. Okay? Papakiramdaman din natin yung pagtatanggal, baka kasi habang ano, tulad niya, humihigpit siya. Baka ma-lost thread naman. So, dahan-dahan, pakiramdaman natin. So, ngayon, natanggal na natin. Yan. So, makikita nyo, tumutulo siya. Although, mahina yung flow niya. No? Ito yung natanggal natin. Tapos, ito yung ikakabit natin yun. Now, most of the time, kung wala tayong sample, bago natin ikabit, pag bibili, try to compare. Yung ano, tulad nito, makikita nyo, yung isa, mahaba yung thread. Ito, yung kakabit natin. Yung tinanggal natin is, maigsi yung thread niya. No? Yan, napapansin nyo naman siguro. Tapos, yung pinaka sensor niya, etong part na to. Okay, check din natin yung haba. Baka kasi masyado maigsi, hindi umaabot. Okay, so kabit natin. Sa pagkakabit naman, kakamayin muna natin as much as possible. O yan, dahil may Teflon, expected natin medyo may higpit siya. Kaya natin is open wrench na 19s. So, nakabit na natin yung bago. Okay na yan. Gagawin naman natin next is ito. Since yung nabili ni Pinsan is kasama itong socket na to, yun na rin yung ikakabit natin para sigurado good connection. At saka klaseng to, mukhang pinalitan ha, doon na rin natin kakabit dun sa pinagputulan. Ito yung luma, nakakabit pa siya, natanggalan natin yung isang wire. Another tip sa pagpapalit ng ganito, para hindi ka mawala sa orientation, pa isa-isang wire lang yung pagtatanggal niya. So, isa lang yung tinanggal ko. Then, i-compare nyo yung position nung socket. So, since ang position niya is pahiga na ganyan, then, pagtabihin nyo siya, makikita nyo naman kung aling side na yung natanggal ko. So, dito sa luma, itong side na to, dito sa bago, itong side na to, ito yung ikakabit natin, dun sa natanggal ko. So, ganyan yung pagkakabit, if ever, para hindi kayo mawala. Kasi tulad nito, parehas black. Hindi mo alam kung alin yung positive negative, no? Eh ito may color code pa. So para hindi ka mawala, ganun yung gawin mo. Paisa-isa lang yung tanggal. Tanggal, kabit, tapos another wire uli. So yun lang. Naikabit na natin yung bago. So kabit natin. And one more thing, dahil dito tayo gumawa sa pagbabalik, lagi natin inspect yung paligid. Kasi most probably, lalo na pag ako gumagawa, gusto ko may easy access, lahat ng paligid niyan, malamang may ginalaw ako. Like for example, ito. Yan, para hindi natin malimutan. Balik natin yan. Oops, okay na yung click na yun. And then, the rest, babalik na rin natin tong air filter. So far, yun lang naman yung ginalaw natin. Okay. So, yun, mga paps, naibalik na natin yung ating ginalaw. Ito, yung natanggal natin, yung luma, no? Ito na. So, yun na yung bago. Kinabit na natin yan. Tsaka, ito. Yan. Ito, ginalaw natin para easy access tayo. Or, kasi pag tinamaan yan, delikado. Tapos, binalik ko na rin yung air filter. Okay na yan. So far, okay naman siya. Walang leak. Pakita ko naman sa inyo ngayon kung ano na yung minor niya. Kung gaano na siya kaganda tumakbo. So mga idol, papaanda rin natin ngayon para makita nyo na maganda na yung minor niya. Ayan, gumagana na yung cold start niya mga idol. Bali, ano, 1,100 siguro yan.
Then kapag nag-normal temperature na, ayun, bumababa na siya ulit sa 800, minsan 900, ayun. Ganyan na siya kaganda ngayon. Try natin apakan yung gas. Ayan. Ayan. Ganyan na siya kaganda ngayon mga idol. Ayan. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga idol. Sana po ay nakatulong ako. Sana po ay may natutunan kayo. Sana po pakisubscribe naman at pakisuportahan pa po yung mga susunod kong vlog. Maraming pang salamat at ingat tayong lahat.